Alam mo, Bert, ako, bug-bug na ako sa maling paraan. Sir, I am. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umatras sa mga yes, sir. Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I understand. Ako rin po, nasa totoo. Ang sinabi, sir. Nasa totoo ka? Paanak ng teteng ka talaga. Mga ka-viewers, first, panoorin po natin yung buong video na ito na malaiksi na po sa pelikula ang nangyari dito. Isang maangas na opisyal ng MMDA kung si Congressman Busita ay tinatawanan lang nito kapag nagagalit. Dito sa eksena na ito, isang senador sinabon ng husto ang opisyal ng MMDA na ito dahil lamang sa isang maling akala. Isang vehicle private na dumaan sa bus lane, ang sabi ng driver, sinitasan ng enforcer ng MMDA ay sakaya daw si Senador Bong Revilla. At agad naman itong niradyo kay Colonel Benebria. Ang mali lang ni Colonel Benebria dahil sa social media niya, yung pagsabi na sige pakawalan mo yan dahil sakay naman si Senador Bong Revilla. Ang hindi niya alam na hindi na compare ng isang enforcer kung sakay nga talaga si Senador Bong Revilla. At agad naman itong binas ng mga netizen sa social media kung bakit daw isang senador ang dadaan sa bus lane na private car lang yung dala na hindi naman red flag o isang absented na vehicle private na isang government service. Ang maling akala na yun ay nakarating kay Senador Bong Revilla. Kung makikita nyo ang maangas na opisyal ng MMDA nito kapag manghuli sa bus din, dito sa eksena na ito, tamimi siya kay Senador Bong Revilla kung paano sa sinabon. Kaya panoorin na po natin yung buong video na ito kung paano sinabon yung isang opisyal ng MMDA ni Senador Bong Revilla. Di ba meron kayong body cam? Sir, laki ng pondo ng yes, MMDA sa bodycam. Yes, sir. Pero, then, tapos babanggitin mo sa media. Hindi, ano po? Hindi, para mag-name drop ka ng senador. Sir, tropa ko po yun. Sinabi niya, sir, you will take the full responsibility after wasakin mo yung pangalan ko. Sir, ang sinabi ko lang, sir, yung pagbigil niyo. First place, wala ako sa kanya. Yes, sir. Nasa kamili ako. Yes, sir. Now, paano ako napapunta doon? Sir, now that you know, it's not my vehicle. Yes, sir. Like what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Nasa tropa ko, sir. Based on hearsay, wawasakin mo yung senador. Sir, I have no intention. Paano pa yung mga maliliit natin mga kababayan? Sir, wala po akong intention na wasakin kayo. Why will I do that? Eh bakit mo binanggit yung pangalan ko sir, sa media? Sir, yun po, nakakaradyo po. Sana bina-verify mo na. Sir, that's what I mo sa media. That's what I said. Sir, ipo ko interview na sinabi ko po lang ito. Wala pa akong binanggit ka gano'n. Alam mo, Bert, ako, bug-bug na ako sa maling paraan. Sir, I have no intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umatras sa mga yes, laban. Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I understand. Ako rin po nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? You apologize to me, sir. Nag-issue. Yes, sir. Yes, sir. I already apologize ka. I'm really sorry. I already apologize kanina. I already made an apology. Tao lang po tayo. Lahat po tayo nagkakamali. Alam ko po yung pangalan ni Senator. Kaya kung nagkamali ako, ako na lang po. May responsibility. Senator, decision po ng management. Discuss it kanina. We will suspend Colonel Nebrija pending investigation po. Magbabash pa rin sa amin and that is so man. Dahil tayo'y sumusunod sa batas sa akin po. Matindi na yung pinagdaanan ko sa buhay tapos yes, pawasakin nyo ng kanya lang ng walang kakwenta-kwenta. In fact, nakakatawa nga itong issue na ito eh. Traffic. Ang daming problema ng bayan na tapos hinihintindi yes, namin tapos itirahin nyo kami ng ganyan. But we have to answer back because nawawasak yung pangalan namin eh. Yung mga tao nagsasabon sa traffic. Like what I've said. Tapos yung ganyang VIP treatment, sasabihin, pipilip, may ililet ko mo, dapat tinakitan mo. Yes, sir. That's my fault. Diba? Like what I've said. Eh, tapos nilet ko mo, tapos wawasakin mo. Yes, sir. Yes, sir. That's my judgment for I'm sorry. Yun nga po yung sinasabi ko, Senator, kahit sino mag-name trap, kung wala doon sa initial guidelines ng DOTR, kung sino na ang pwede kumami, dapat tikitan. Para fair is fair. Ang sinasabi ko kay Colonel Nebrija, bakit tumalabas yung mga pangalan? Tapos hindi naman pala verified. Whether they're verified or not, hindi na dapat eh. Kasi nababash unnecessarily. Tikitan naman yung bash. Chairman, sa atin lang naman, they're supposed to have yung body cam. Yes. Actually, kasi pagka talaga yung gumawa, sinasabi ng governor, dapat ipakita nila yung ano. Ako talaga yon.
at dahil unfair yun. Pwede po bang mag-issue muna kami ng statement, Senator, para maunawaan din ang ating mga kababayan? Kami po ay nandito ngayon, kasama po si Colonel Bongbong Troika. I-explain lang po namin muna po ano yung nangyari. Wala naman po actually sa site si Colonel Bongbong Troika noong may naparang dalawang sasakyan. Nagpakilala po yung driver ng representation or misrepresentation ay sa kanya daw po si Senator Bong Bibidya. Hindi naman po na-verify noong enforcer kung whether or not naandun si Senator. At iniradyo po kay Colonel Bong na may sasakyan dito saying na sakay si Senator Bibidya. Ang pagkakamali po ni Colonel Bong, sinabi niya na kung naandyan si Senator Rebilla, huwag mo nang tikitan pa, patakbohin na. Merong video ng driver. Dahil yung driver, di ba? May media kama pa yung kasama. Hindi po, malayo po kasi si... Nakunan yung driver. Malayo po kasi siya. Hindi ko rin driver yan. Apo, so, malayo kasi siya. Ina-admit po namin yan ang pagkakamali ng aming ahensya. Kaya po kami nandito ngayon para humingi ng tawad kay Senator Bong. At linawin at linisin yung kanyang pangalan sa maling akusasyon na siya po yung nakasakay at kanya sasakyan yung tumatakbo unauthorized sa bus carousel. So, Senator Bong, on behalf of our agency, ako mismo personal na humihingi ng pangalan sa inyo, rest assured na hindi po makuulit ito, lalong-lalo na po yung pagdadivulge ng mga pangalan. Dahil nakakaawa, tama po kayo, nakakaawa po yung unnecessary mababash. Whether or not siya yung nag-violate ng traffic. Ini-investigate po namin yung sasakyan, may ilang video footages na po kami. So iti-trace po namin yung may-ari ng sasakyan. And nire-report po namin sa inyo pag once na ma-find out namin kung sino. At nire-reklamo po natin yung sa LTO para ma-issue na show cause order. At mapatawan po na kaukulang parusa. Unang-una, no, sabi ko nga kanina, sa dami na ng mga pinagdaanan ko sa buhay, yung mga bagay na ayoko nang mangyari, yung mga maling para masakit. Dahil mababash kami, no, di bali kung ako lang yung mababash na ano, buong pamilya, kung mabash ka dyan, diba din? Pero okay lang, I accept your apology. And leave it to yung chairman kung ano man yung maging decision mo kay Colonel Bong Ria. Sa akin lang, I hope you understand kung bakit naging ganito yung reaction ko. Dahil kung ikaw man yung lumagay sa lugar ko, you will do the same thing. Yes, sir. I understand. I fully understand, sir. Mapapaanak ng teteng ka talaga. That's why I hope you understand. Oh, diba? Parang pelikula lang mga ka-viewers, no? Pero mabait naman si Senator Bong Rebilla mga ka-viewers dahil naman accept naman niya yung sorry ng mga MMDA or official po niyang MMDA. Kita niyo na mga ka-viewers yung maangas na official ng MMDA kung paano siya magyabang sa social media kapag nanguhuli siya. Pero dito kay Senator Bong Rebilla, tamimi po siya, di ba? Kung nagustuhan niyo po yung mga ka-viewers yung video na ito, mag-iwan lang po ng komentos. Hindi pa nakapag-subscribe guys, please subscribe guys para notify po kayo sa mga bagong video po natin guys. Maraming salamat po mga ka-viewers. Thank you and God bless you po sa atin lahat.